Inaabangan na ang pagbabalik ni KAI SOTTO sa Pilipinas para sa pagsali nito sa training sa ating national team. At ayon nga kay KAI SOTTO ay sobrang excited na siyang makapaglaro sa ating GILAS Pilipinas para sa Olympic Qualifying Tournament at sa FIBA Asia Cup. May nakaset na kondisyon naman itong si Coach Tom Baldwin sa ating kababayan na si KAI SOTTO na kailangan talaga nitong mag-training ng mas maaga para mas lalong maganda ang ipakita nito. At least 1 month to 3 weeks nga ang gusto ni Coach Tom Baldwin para kay KAI SOTTO. Sa ngayon, ang samahang basketball ng Pilipinas ay wino-workout na ang pagsali ni KAI SOTTO at mukhang makakasali pa si KAI sa Asian Qualifier kalaban ng South Korea at Indonesia. Pero nakadepende ito sa kampo ni KAI at sa development ng health protocol ng Pilipinas. 19 na player na ang nasa Inspire Sports Academy at ina-expect na ang pagdating ni Dwight Ramos next week, habang si KAI SOTTO ay patuloy pa din kinakausap ng samahang basketball ng Pilipinas hanggang sa ngayon. Samantala, magiging busy nga ang ating kababayan na si KAI SOTTO sa mga parating na buwan dahil sa paglalaro nito sa ating GILAS Pilipinas at sa inaabangan na NBL Australia. Si KAI SOTTO na kinukonsider na top prospect internationally dati pa noong mas bata pa ito at ngayon. Dahil sa athleticism nito at improved skill set nito, marami nga ang naniniwala na malaki ang tsansang makakapasok ito sa NBA. Matatanda na nito lang ayon sa agent ng EWP na kung eligible lang itong si KAI SOTTO ngayong taon ay siguradong may mga team sa NBA na kukuha talaga dito. Samantala, sinabi naman ng head coach ng Adelaide na excited na talaga silang makita si KAI SOTTO sa kanilang team dahil nireview ulit nila ang ilang tape ni KAI SOTTO at nakikita nila sa skills at edad ni KAI ay talagang solid na ang ipinapakita nito. At sa laki raw ni KAI, ayon kay Coach Henry, ay magagamit nila ang screen at roll to the basket nito. At kung mas ma-develop pa raw ni KAI SOTTO ang kanyang perimeter game na meron na siya, ay maaring stretch 5 ang magiging posisyon nito sa kanilang team na kilalang kilala sa NBA. Ang tanging challenge naman ng GM ng Adelaide sa ating kababayan na si KAI SOTTO na matulungan sila na makakuha ng championship dahil matagal-tagal na silang hindi nakakapag-champion since 2002 pa. At masaya sila na makatulong si KAI at the same time makatulong din sila sa development nito sa pangarap nitong pagpasok sa NBA. Pero warning ulit nito na hindi magiging madali dahil siguradong ini-scout na ito ng ibang team sa NBL at grabe talaga ang physicality sa liga na yon. Sinla, mga ka-BM, isang mabilis na update lang sa ating GILAS Pilipinas at kay KAI SOTTO. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.